Hello guys! Hello mga kamangyan, hello mga ka-idol, hello mga ka-ubas! Andito ako dito sa tanim ko sa yung nag-iisang puno na ginagawa nating organic. Ayan, ito yung puno niya. Oh. Laki na. Ayan, patuloy pa rin naman itong nilalagyan ng mga organic. Basta merong mga balat ng saging, balat ng papaya, balat ng pinaglagaan ng itlog. Ayan. Dito tinatapon kaya tuloy-tuloy yung kanyang ano, yung sustansya ng lupa kahit na wala na siyang bunga. Patuloy yan, patuloy na nilalagyan na nila ng mga balat ng ano, prutas. Kaya tiling pataba pa rin yung doon sa lupa. Yan, ililibot muna natin kayo dito sa ano sa mini garden. Ayan, ito yung kanyang puno. Ayan. Kung natatandaan niyo, ito yung lagi dun sa mga video ko na puno. Ngayon nag-iba lang kasi tinanggal na yung harang dito na yero. Dati yero yung nakaano diyan eh. Nakadingding. Ngayon ilagyan na ng steel matting. Social na. Yan. Dito tayo sa taas. At saka nilagyan na nila ng bubong. Na rubberized na plastic. Ayan. Ang ganda. Kaya safe na yung ating ubas sa ulan. Para gumanda naman yung kanyang ano, bunga. Ayan. Dati kasi inabot ng ulan nung pumasko. Kaya ayan. Ang pangit nang hindi na rin gumanda yung bunga. Yan, may mga natitira pa. Oh. Nagbatik-batik, nag-itim. Kasi ano siya talaga sa ulan. Daming punggus. Yung mga natira pa, oh, mga natutuyo. Tapos inubos siya ng ano, ng ibon. Yan, ang dami kasing ibon dito. Oh. Ayan, ito yung kanyang mga sangaw. May ganda. Kaya ready na naman siyang i-proning. Para pabungahin. Tama-tama yan sa tag-init sa summer. Ngayon nagsisimula ng summer kaya tama-tama siya sa summer na yung pahinog na siya para maganda ang kanyang bunga. Ayan. Tapos lalagyan pa yata yan ng ano yan, ng net pa ikot para hindi makapasok ang ibon pag siya ay may bunga. Ayan guys. Mga kaubas. Ganda ng garden din. Ayan. Tapos meron siyang lamisa, tupuan. Paganda, di ba? Mini garden. Tapos sa taas ay ubas. Oh, see? Ganda ng pagkagawa nito. Tapos ngayon nga, maglalagay tayo ng cow manure. Siyempre, kailangan pa rin ng cow manure. Para kahit ano, nilalagyan natin siya ng mga balat ng prutas. Kasi yung balat ng prutas, ang iba naman ang ano nun eh. Ang pagka abono niya. Yun lang ay potassium. Siyempre kailangan naman ng ibang sustansya yung ano, yung puno ng ubas. Hindi lang puro potassium. Ayan, kung natatandaan ninyo guys, ito yung kinuha natin nung ano, nakarang araw. Tayo nanguha doon sa Yugan. Pinili natin yung tuyo na. Saka siyempre yung maganda ang pagka tuyo. Ayan. Hatiin lang natin at meron pa tayong ilalagyan doon sa kabilang bahay. Sa ipatong lang natin dyan sa ano, itabon lang natin doon sa mga puno. Kung gusto ninyo kung paano ko ito kinuha ay panoorin nyo na lang yung doon sa video ko. May video ako ng last na video kung paano natin kinuha itong cow manure. Nanguha tayo dyan sa
kalaan doon sa may mga nakataling baka. At pagkatapos syempre na nating lagyan ay kailangan natin diligan para nanunuot agad yung sustansya na doon sa mga ugat ng ubas at masisipsip niya ang sustansya ng ating nilagay na pataba. Yan ang kagandahan ng organic fertilizer. Para kahit marami mong ilagay ay walang overdose sa ating ubas at safe na safe talaga yung ating ubas. Safe na sa ubas, safe pang kainin kasi nga organic. Walang chemicals. At napakasustansya sa katawan. Yan. Hinati lang natin at meron yun pa tayong lalagyan doon sa kabilang bahay. Ayan. Tapos na tayo at tayo lilipat naman doon sa kabilang bahay. Lalagyan din natin para sabay na silang bumunga. Nandito naman yung isang tanim na ubas sa kabilang bahay. Liwakila! Ako kasi ang nagtatanim din eh. Kasi ako ay jardinero. Wala kasi yung may-ari din eh. Kaya ako ang bantay. Ako ang nagpapakain ng mga aso. At ako naglilinis. Wala kasi yung may-ari din eh. Kaya tayo ang caretaker. Kaya ito tayong pumasok sa taas. Masarap tap yung time na ubas naman dito at nakapaso. Doon sa mga baguhan pa lang dyan na gusto magtanim din sa paso, panoorin nyo lang yung aking mga video kung paano sila alagaan at kung paano pabungahin. May mga video ako dyan, mga past video. Ayan. Ito yung ating ubas naman na nasa paso. Ito yung napabunga natin na umabot ng New Year. Kaya may naihanda tayo sa ating hapagkainan noong New Year. Nagbigay siya ng 4 na bunch ng ubas. At napakatamis. Tamang-tama dun sa araw ng kanyang pagtamis. Kaya umabot siya ng New Year. Yan, may dalawang puno dito at atin ding pabubungahin. Kaya lalagyan din natin siya ng pataba. Doon sa bago pa lang dyan, kailangan kasing 2 weeks bago natin i-pruning ay kailangan lagyan natin muna siya ng pataba para ready na siya sa pag-pruning. Ating ikukondisyon yung kanyang katawan at kanyang mga ugat para ready siyang putulin at magbigay ng maraming bunga. Dilinisan natin. Parang agaw pa yung mga kamayaan. Naman tayo sa isa. Lagay natin lang siya pa ikot. Yan. Kahit damihan natin siya ng lagay ay wala siyang overdose. Hindi katulad ng synthetic fertilizer yung inalagay natin. Pag sobrang lapit pa dun sa puno ay may tendency na mamatay yung ating ubas. At pag nasubrahan, natutuyo at namamatay. Kaya itong organic ay napagaganda sa ubas. Kahit sa ibang mga tanim, wala siyang overdose. Saka matagal ang buhay nitong cow manure sa
ano sa ubas. Siyempre, diligan natin. Ayan, nakatapos na rin tayo mga ka-ubas. At nando naman sa kabilang bahay yung isa nating tanim na ubas din, yung may bunga siya ngayon na nakapasok din. Kaya dito ay palibot ako ng tanim. Tatlong bahay yung may tanim ako dito ng ubas na inaalagaan. Kaya thank you for watching at subaybayan natin uli yung pagbunga ng ating ubas. Tingnan natin kung dadami uli. And guys, thank you sa panonood and bye-bye!